Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama film na Brave Citizen. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang sosyal na school sa Korea, ang Moong High School. Dito ay may isang napakayaman at napakasama na estudyanteng nagngangalang Han Sugang. Siya at ang kanyang tropa ay mahilig mangbully ng kapwa estudyante at teacher. Ang nakapagtataka ay pinapalampas lang ito ng mga nasa school dahil ayaw nilang mapag-initan ng makapangyarihang pamilya ni Sugang. Ang isa sa mga laging tina-target nila Sugang ay si Jin Hong. Kinukunan pa nga ng video ng kaklase nilang si Minji ang pangbubuli dito. Lumipat naman tayo kay So Si-min, ang bagong intern teacher sa school. Dahil bago pa lang ay sinusubukan niya talagang makisama sa kanyang mga katrabaho para makakuha ng permanenteng posisyon. Minsan pa nga'y nababastos na ito pero hinahayaan niya lang. Isang araw, habang nasa banyo ay narinig niya na nag-uusap ang dalawa niyang katrabaho tungkol sa dating teacher na kanyang pinalitan. Na-curious si Si-min dito kaya zinerch niya agad sa internet kung sino nga ba itong teacher na ito. Nagulantang siya nang malaman niya na namatay pala ito sa mismong lamesa na inuupuan niya. Di umano ay pinatay nito ang sarili dahil sa pangbubuli ng mga estudyante sa school. Pag-alis ni Si-min sa banyo ay sinamahan ito ng kanyang katrabaho na si Jae-kyung. Ipinakita nito kay Si-min ang video ng pangbubuli nila Sugang sa isang matandang tindera. Buti na lang ay tinulungan ito ng kanyang apong si Jin-hang na bagong lipat lang rin sa school. Ito ang dahilan kung bakit nagsimulang pag-initan nila Sugang si Jin-hang. Hindi makapaniwala si Si-min sa kanyang mga nakita. Sinabihan na lang siya ni Jae-kyung na huwag makialam at takpan na lang ang kanyang mata at itikom ang bibig. Pag-uwi sa bahay kung saan meron silang espasyo sa pagsasanay ng martial arts, agad niyang inilabas ang kanyang frustration. Ilang saglit pa ay dumating ang kaibigan niyang pulis na si Kwon Jong. Nag-sparring ang dalawa, ibinuhos ni Si-min ang lahat ng kanyang naipong enerhiya dito. Nakakagulat nang malaman natin na dati palang martial arts athlete si Si-min. Marunong ito sa judo, taekwondo, at boxing. Puno ang boxing gym ng kanyang mga litrato at tropeyong napanalunan sa mga kompetisyon. Pero hindi nagtuloy-tuloy ang pagiging atleta ni Si-min. Kinailangan niya itong bitawan dahil tinulungan niya ang ama niyang nabaon sa utang. Nang pauwi na sila ay napansin ni Si-min ang mga maskara ng hayop sa loob ng gym. Hinala ni Kwon Jong na minsan ay pinapasuot ito ng ama ni Si-min sa mga batang estudyante na nagsasanay ng martial arts. Kinabukasan, sinunod ni Si-min ang payo sa kanya ni Jae-kyung. Ni hindi nga nito pinansin ang nakita niyang estudyanteng nagyoyosi. Gusto niya kasing magpahanga sa mga mag-aaral at katrabaho para makakuha ng recommendation para sa pagiging permanenteng teacher. Samantala, si Sugang at ang kanyang tropa ay may bago na namang pakana. Tinakpan ng mga ito ang CCTV para mabuli si Jin-hong. Buti na lang ay nakita ito ni Si-min. Kaso, biglang nagdalawang isip ito na makialam nang naalala niya ang sinabi sa kanya ni Jae-kyung. Kunwari na lang ay wala siyang nakita. Pero nang makita niyang sinisipa ni Sugang si Jin-hang ay hindi niya ito natiis. Pipigilan niya na sana ang sitwasyon pero natigilan na naman siya. Ang estudyanteng si Byung-jin ay pinapanood rin pala ang nangyayari. Pinigilan siya nito na makialam at pinaliwanag na makapangyarihan ang pamilya ni Sugang. Ang ama niya ay opisyal sa prosecutor office at ang ina ay isang abogado. Dagdag pa rito, ang kanyang tiyuhin ay hepe ng police bureau. Buti na lang ay may naisip na magandang plano si Si-min. Nagkunwari siyang may kausap sa cellphone habang dumadaan sa pagitan ni Sugang at Jin-hang. Sisipain na sana ulit ni Sugang ang kawawang si Jin-hang nang biglang pasimpleng siniko ni Si-min ang binti nito. Natumba sa sahig si Sugang habang si Si-min naman ay kunwaring hindi alam kung ano ang nangyayari. Nainis si Sugang at nagtaka kung sino ang babaeng iyon. Pinaalam ng kaibigan niya na si So Si-min iyon, ang bagong teacher na pinalitan niyong teacher na namatay dahil sa kanya. Nagalit si Sugang nang marinig niya ito at binantaan ang kanyang kaibigan. Ayaw niyang naririnig na siya ang sanhi ng pagkamatay ng dating teacher. Kinagabihan, oras ng break time, nagpapaturo si Byung-jin ng self-defense kay Young-taek. Pagkatapos ng maiksing pagtuturo ay nagkwento si Young-taek tungkol sa isang talentadong boksingero na tinuturuan niya dati. Sa kasamaang palad ay nasira ang karir ng boksingero dahil raw sa mga pagkakamali ng ama nito. Sa sumunod na araw ay nakipagkita si Si-min kay Jin-hang para pag-usapan ang pangbubuli na ginagawa sa kanya.
Pinaliwanag ni Jin Hang na sinubukan naman niyang isumbong sila Sugang sa school, pero wala namang nangyari. Nang pumunta naman siya sa mga pulis ay hiningan siya ng ebidensya. Dahil dito ay hindi na alam ni Jin Hang ang kanyang gagawin. Ayaw niya namang lumipat ng school. Gusto niya lang talaga managot sila Sugang kaya humingi ito ng tulong kay Simin. Si Simin naman ay hindi rin alam ang gagawin dahil bagong salta lang rin siya sa school. Noong gabing iyon ay iniisip pa rin ni Simin ang problema ni Jin Hang nang bigla niyang naalala iyong panahon na natalo siya sa Women's Boxing Championship. Dito natin nalaman na ang ama niya pala ay si Young Tae. Pinagalitan siya nito noon dahil madali niya na raw sanang napanalunan ang laban. Na-disappoint siya kay Simin, at dahil sa init ng ulo ay itinakwil siya ng ama. Namatay na raw kasi ang tunay na Simin sa loob ng boxing ring. Sa kasalukuyan, habang nasa lunch break ay nakipagkita si Simin kay Sugang sa rooftop. Inalok niya ito na pag-usapan ang kanyang pag-uugali. Hinala kasi ni Simin na kailangan lang nito ng kausap, pero nagalit lang si Sugang at pinaalis siya. Pagkababa ni Simin mula sa rooftop ay nakatanggap ang lahat ng teachers ng balita galing sa DepEd. Ang balita ay tungkol sa isang estudyante ng Moong High School na di umano'y marahas sa mga kapwa-estudyante at teacher nito. Nagulat ang lahat sa paglabas ng balita. Dahil dito, ilang sandali lang ay dumating ang madraste ni Sugang na si Yunkyo. Galit na galit ito kaya walang nagtangkang magsalita maliban kay Simin. Sinabi nito na siya ang nagsumbong tungkol kay Sugang. Nang hampasin ito ni Yunkyo ay tinanggap niya na lang at nanahimik. Na-realize niya na wala siyang lakas para harapin ang pamilya ni Sugang. Sa loob ng opisina nito ay tinanong ni Sugang sa principal kung ano na ang mangyayari kay Simin. Nang sinabi ng principal na sisisantehin nito si Simin ay sinipa siya ni Sugang sa binti at sinabing hindi siya papayag dito. Dahil sa takot na siya naman ang matanggalan ng posisyon ay sumunod na lang ang principal. Samantala, naupo na lang sa kalsada si Simin dahil sa problema ng bullying sa school. Nagkita sila ni Kwon Jong at pinag-usapan kung ano ang pwede nilang gawin kay Sugang. Pinaliwanag ni Kwon Jong na kailangan talaga nila ng ebidensya laban dito. Kung nireport raw ito ni Jin Hang nang walang pruweba ay baka siya pa ang makulong. Nang makarating si Simin sa kanyang apartment ay nakita niya ang ama niya na nandoon para sunduin ang mga bata pagkatapos ng kanilang pagsasanay sa martial arts. Hindi siya masayang makita ang ama kaya nagpalipas muna siya ng ilang sandali sa isang convenience store. Nagulat siya nang lapitan at istorbohin siya ng tropa ni Sugang. Hindi na lang kumibo si Simin dahil naalala niya ulit ang mga payo ni Jae Kyung. Sa kanyang daan pa uwi ay may nabangga siyang lasing sa kalsada. Nagalit ito at pinaghahampas siya sa ulo. Nang mapuno siya ay naalala niya lahat ng mga naranasan sa mga nakalipas na araw at sinipa niya ang lasing na lalaki. Ngayon ay determinado na siya na humanap ng paraan para itama ang mga maling ginagawa ni Sugang. Lumipat ang eksena kina Sugang na naglalaro ng basketball. Nang mabangga siya ng isang lalaki sa kabilang grupo ay nagpasimuno siya ng suntukan. Sakto ang pagdating ng delivery ni Byung-jin sa simula ng rambulan. Sakto rin at nasa malapit lang si Simin. Ito na ang tsansa niya na bumawi kay Sugang kaya nagsuot siya ng maskara ng pusa at inatake ito. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Nang ibabaw ang kasanayan ni Simin sa martial arts kaya nagawa niyang mabugbog si Sugang. Natigil lang ito nang dumating na ang mga pulis. Kinabukasan ay masayang pumasok si Simin sa eskwelahan. Samantala, ang balita tungkol sa pagbugbog kay Sugang ng isang nakamaskarang vigilante ay kumalat na sa school. Maraming estudyante at teacher ang na-excite sa maskaradong taong ito. Nagalit naman si Sugang nang makita niya na puno ng drawing ng maskara ng pusa ang kanyang upuan. Sa sobrang galit ay binato niya ito at di na nakinig sa teacher. Sa huli, nagdesisyon ito na umalis na lang sa school kasama ang kanyang tropa. Dahil sa sobrang galit ay nagdrive ng sobrang bilis si Sugang. Natakot ang kanyang mga kaibigan at sinabing kumalma at ibuhos na lang ang galit kay Jin Hong. Balik ulit tayo sa boxing gym kung saan suot-suot ni Simin ang kanyang maskara. Binalaan ito ni Kwon Jong na tumigil na dahil may iba pa namang paraan sa pagkamit ng hustisya. Samantala, sa isang gusali ay pinapahirapan na naman ng grupo ni Sugang si Jin Hong. Pinapababa nila ito sa hagdanan ng nakahubad at nakabalot ng plastic ang ulo. Nang makarating si Jin Hang sa baba ay tumakas siya at nagpunta sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Byung-jin. Nagulat ito nang makita niya ang lagay ni Jin Hang kaya dolly-dolly itong nagmotor papunta sa boxing gym para humingi ng tulong.
Habang kinukumpuni ni Simin ang kanyang maskara ay dumating si Byung-jin at ikwento ang nangyari kay Jin-hung. Inamin niya rin na siya ang tumawag sa pulis noong nasa basketball court sila at alam niyang si Simin ang tao sa likod ng maskara ng pusa. Sa restaurant ay napuno na si Jin-hung sa labis-labis na pambubuli sa kanya kaya kumuha siya ng kutsilyo para harapin si Sugang. Samantalang si Simin naman ay narating na ang bilyaran na kinaroroonan ng grupo ni Sugang. Suot ang kanyang maskara, nagsimula ang away nila ni Sugang. Nagsuntukan sila hanggang biglang sumulpot si Jin-hung na may dalang kutsilyo. Na-realize ni Simin na gustong saksakin ni Jin-hung si Sugang kaya tinangka niya itong harangin, pero siya naman ang tinamaan ng kutsilyo. Pinigilan niya si Jin-hung na makagawa ng krimen na pagsisisihan niya sa huli. Maya-maya lang ay dumating ang may-ari ng tindahan ng fried chicken at inalalayan si Jin-hung pauwi. Samantalang si Simin naman ay nagpunta sa ospital. Nang makita ni Yang Take ang nangyari sa kanyang anak ay sinuot niya ang maskara ng pusa at naghangad na gumanti. Makalipas ng ilang oras ay medyo gumaan na ang pakiramdam ni Simin at palabas na ng ospital. Gusto niyang protektahan si Jihang na sa tingin niya ay nasa mas malubhang panganib na ngayon. Nang makalabas siya sa ward ay hindi niya inaasahang makita ang kanyang ama na nakahiga dahil nabugbog ito matapos makipagsuntukan kina Sugang. Mas lalo lang nitong pinalala ang galit niya sa basagulerong estudyante. Habang nasa sasakyan pa uwi, sinubukan ni Yang Take na humingi ng tawad sa kanyang mga pagkakamali. Binanggit niya na alam niya na nagpatalo si Simin sa laban dati para mabayaran ang utang niya. Habang humihingi ng tawad ang ama ay tahimik lang si Simin na pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Kinabukasan, na-realize ni Sugang na ang nakamaskarang vigilante ay mula sa school nila. Agad-agad silang naghanap ng mga kapwa-estudyante na may sugat sa braso. Sa kasamaang palad, lahat ng kapwa-estudyanteng kanilang tinignan ay walang sugat. Samantala, sinabihan ni Jae Kyung si Simin na magiging permanenteng empleyado na siya. Tuwang-tuwa si Simin sa magandang balita. Paglabas niya sa faculty ay hindi sinasadyang napansin ni Sugang na sugatan ang kaliwang braso nito nang makita niya itong nasagi ng isang estudyante. Alam niya na siya ang hinahanap nila. Matapos ang ilang minuto ay pinuntahan ni Sugang si Simin sa teacher's room. Sinadya nitong hawakan ang kaliwang braso ni Simin at tinanong siya kung bakit iniligtas niya siya noong saksakin siya ni Jin-hung. Hindi makapagsalita si Simin sa sobrang pagpuwersa ni Sugang. Tinangka ng estudyante na lagutan ng hininga si Simin gamit ang plastic. Pero nagbago ang isip niya nang makita ang isang poster sa paparating na festival ng school nila. Napagdesisyonan niyang hamunin si Simin. Sumang-ayon naman siya sa deal ni Sugang dahil nagbanta ito na ipapakita niya sa pulis ang video ni Jin-hung na may daladalang kutsilyo. Kinahapunan ay makikita si Jin-hung na naghahandang tumalon sa rooftop. Buti na lang ay dumating si Simin at kinausap siya para wag nang ituloy ang kanyang di magandang binabalak. Dahil kay Simin ay di na niya tinuloy ang masamang iniisip at naiyak na lang sa harap ng kanyang guro. Ilang araw ang nakalipas, kumalat ang balita tungkol sa laban ni Simin at Sugang. Sa araw ng laban ay nagpakalat si Byung-jin ng mga maskara ng pusa sa mga estudyante para suportahan si Simin. Nang magsimula ang laban ay ginamit ni Sugang ang lahat ng kanyang kasanayan sa pakikipag-away para lamangan si Simin. Malapit na sanang matalo si Simin nang biglang magbago ang ihip ng hangin. Hinubad niya ang kanyang maskara at nagulat ang lahat nang malaman na siya pala ang nasa likod ng maskara ng pusa. Dahil sa hiyawan ng mga taong sumusuporta sa kanya, nakahugot siya ng lakas sa kanila upang ipagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa binatang salot ng kanilang paaralan. Napilayan niya man ang tusong estudyante, nagawa pa rin itong makipagsabayan sa kanya. Lumipas ang mga sandali na nalamangan na niya ang bully. Sa huli ay sinipan niya palabas ng ring si Sugang na napaluhod naman sa harapan ni Jin-hung. Sinabihan ni Simin si Sugang na humingi ng tawad kay Jin-hung pero tumanggi ang hambog na estudyante. Sa dulo ng pelikula ay na-report na sa wakas sa kapulisan si Sugang gamit ang mga video ni Min-ji bilang ebidensya sa mga karahasang ginawa nito. Si Simin naman ay umalis muna sa pagtuturo at naging aerobics at martial arts instructor, pero kinalaunan ay bumalik rin siya sa pagtuturo at nag-apply sa isang prestihiyosong eskwelahan. Lagi nating tatandaan na kailanman ay hinding-hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan.